will be discovered, and all the earth will then know, and all the earth will then know, for you alone, for you alone will be exalted in that day. You'll be seen as for you alone will be exalted in that day. You'll be seen as rightful King, and from our hearts we'll say that all is for your glory, oh yes, God, and all is for your name, and all is for your glory, yes, Lord, that in all things you will have the first place for all. All is for your glory, and all is for your name, yes, Lord. And all is for your glory, that in all things you will have the first place, that in all things you will have preeminence. So put me anywhere, just put me in your glory, and I'll serve anywhere. So put me anywhere, so put your glory in me, and I'll serve anywhere. Let me see your beauty. Sing it. So put me anywhere, just put your glory in me, and I'll serve anywhere. Just let me see your beauty. So put me anywhere, so put me anywhere, just put your glory in me, and I'll serve anywhere. Let me see your beauty, oh God. Oh God. So catch me up. So catch me up in your story all my life for your glory. Catch me up in your story all my life for your glory. So catch me up in your story all my life, yes, for Lord. Your glory. Catch me up in your story all my life, oh, my God, my joy, my delight, my God, my joy, yes, oh God. So catch me up in your story all my life for your glory. So catch me up in your story all my life for your glory. So catch me up, come on, sing it to God, in your story all my life for your glory. So catch me up in your story all my life, my God, my joy. My God, my joy, my
just put your glory in me, and I'll serve anywhere. Just let me see your beauty, so put me anywhere. Father, this is our desire. Put us anywhere. We'll serve anywhere, Lord. Just let us see your beauty. Hallelujah. 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 Jesus, we thank you for your visitation. Salamat po sa pagbisita mo sa amin sa umagang ito. Alam namin, narito ka. Sapagkat puspos na puspos ang aming mga puso. Dalangin ko, O Diyos, na bawat isang anak mong narito, O God, maging bukas ang puso na pakinggan ang sinasabi mo sa bawat isa sa amin sa oras na ito, O Diyos. Buksan mo ang aming mga isip, buksan mo ang aming pangunawa, buksan mo ang aming mga espiritu na masagap ang nais mo sa buhay namin, sa taong ito, hindi lamang sa taong ito, O Diyos, kundi habang kami ay nabubuhay. Marami pong salamat, makikinig kami sa iyo. At sa oras na ito, Ama, dalangin ko na overtake us, Holy Spirit. Overtake our minds. We set aside our will, our reasoning, and we allow your Holy Spirit to move upon us, within us, among us, as your people, as your body, and as your bride. We are expecting something great today, Holy Spirit. Even now, alam ko na kumikilos ka sa bawat puso, sapagkat kahit sa oras na ito, hindi namin nakocontain ang presensya mo. Salamat po, O God, samahan mo kami. Alam kong sinasamahan mo kami. At Lord, as we go through this service, manifest yourself mightily today. We give you honor and glory and praise for it even now. In Jesus' name we pray, and everybody said, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ready ba kayo sa gagawin ni Lord ngayon? Hallelujah. Ready kayo, ha? So open your hearts to receive. Amen. So good morning po. Welcome to the Rhema Word of God Church. Meron po ba tayong mga panauhin ngayong umagang ito? Ha? First time sa Rhema Word. Meron? Wala? Sa susunod na linggo. Ayun, ayun, oh! Praise the Lord! Glory to God! You are welcome, brother! Oh, mga panauhin po tayo galing sa London. Palakpakan po natin sila. Amen? So, are you ready for the Word? Wow, salamat sa lima. Are you ready for the Word? Praise the Lord. O sige po, kung ready na po kayo, basahin po natin ang ating text sa umagang ito. Alam niyo po, ito ay nilagay sa akin ng Panginoon sa puso ko nung Lunes pa lang. Hallelujah! Amen! Sapagkat ito ang nais ng Panginoon na ipaalala sa atin. Amen! Aba, excited ba kayo? Parang hindi kayo excited. Hallelujah. Matthew 28, 16 to 20. Lahat tayo magbabasa, ha? Lahat tayo nakakapagbasa ng Ingles, di ba? Okay. Then the 11 disciples went away into Galilee to the mountain which Jesus had appointed for them. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. And Jesus came and spoke to them, saying,
All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore. Sabi mo, go therefore. And make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Father, we are asking for revelations today, and not only revelation, but for the grace to go. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Ang title po ng aking exhortation ngayong umaga ay The Mandate, or sabihin mo, our mandate. Sabihin mo, my mandate. Amen? Okay. So, sino sa inyo ang nakakakilala kay Napoleon Bonaparte? Pakita mo nga ang picture ni Napoleon Bonaparte. Si Napoleon Bonaparte, pogi, no? He's a great military leader from France. Meron siyang practice every time he sends his troop to battle. Ang ginagawa niya, nagse-set up siya ng isang maliit na tent. Siya lang ang nandun sa tent na yon. Okay? And then, magla-line up ang kanyang mga troops. Lahat ng pupunta sa gera, they will line up. And then, ang gagawin ni Napoleon, tititigan niya sila isa-isa, eyeball to eyeball. And he will shake their hands. Okay? And then everyone who will go to battle, gagawin niya yun. Okay, that handshake, that look in the eye, that encounter, personal encounter with Napoleon Bonaparte, that visitation will stir up and stimulate and provoke these soldiers to lay down their life for the cause of Napoleon Bonaparte. Amen? When great leaders come to us, the president of the Philippines, halimbawa, pumunta dito si President Ninoy, even if we do not agree with all his policies, there's something within us that is stirred up to support him. Amen? When Billy Graham comes, siguro, maaano tayo, magiging busy tayo. Look at what the Catholics are doing. They are being stirred up and stimulated to go on with their faith because Pope Francis is coming. Agree po kayo? Ngayon nga lang, hindi maintindihan nila kung ano, nagpiprepare sila. Doon nga lang sa Black Nazarene, ngayon ko lang na ano, nagdadaya pero pala yung mga MMDA. Lahat ng nakakatawa pwedeng mangyari because everyone is provoked. Everyone is stirred up. Everyone stimulated. Diba? Everyone gets excited. There is something about the office that will stir people up. Hindi po ba? Natutuwa ako pagka pupunta ako sa Isabela. Sasabihin nila, nandito si Pastora. Pupunta siya sa Bible study. Alam niyo po, mapupuno yung lugar na yon ng tao. Ako lang yun, ano ba ako? Amen? But there is one who came that is far greater than Napoleon Bonaparte. There is one who visited us and is with us today. Jesus! He is far greater than any of these, Pope Francis or anyone. Hindi ko ba maintindihan kung bakit yung bulto na yon is stirring up so many people. But we don't blame them because they lack revelation. But you, Remites, don't tell me you don't have a revelation. We have a problem. And today the Lord wants me to remind you that we have a mandate. Today we just met Jesus. And unlike other natural or physical or people or human leaders, he does not come and go. He stays with us forever. Amen?
And if whenever He shows or He reveals Himself to us, it is for a purpose. Hindi natin isipin na nagpunta lang dito si Jesus para bigyan tayo ng magandang feeling or spiritual high. No! That is not the end of our Christianity. Amen? We cannot come to this place and worship and be excited and dance and sing and live the church the same and live for ourselves for 6 days until we come back to this spiritual bubble. Hindi pwede. Amen. We are so comfortable. Napaka-komportable natin sa buhay natin. There's God, alam nyo, meron ngayon mentality sa Kristiyano na ganito, wow, ang ganda ng service. Sabi niya, di ba ang ganda ng service kanina? I can't wait until the next service. Ay, iba ang stream ng group doon sa Rema, doon tayo lahat pumunta. Ang nangyayari sa atin, when we experience the presence of God, instead of provoking us and stimulating us to action, it is just creating a hunger for us for another fancy service. Umiiyak ako nung, alam niyo brothers and sisters, umiiyak ako nung ibinigay ko ni Lord na message. This is the reason of 5775. There is a mandate. Huwag nating kalilimutan that we have a great commission. We have to realize that we are not here just to feel and to experience. The experience and the feeling, it has a purpose. It has to be something ongoing. The fellowship should be something ongoing. But it should activate us. Naniniwala po ba kayo? Hindi po pwedeng pagka-service, zero ang visitor. Meaning to say, walang nag-evangelize. Walang nagsishare ng gospel. Amen? We cannot be in this place enjoying the atmosphere, enjoying the worship, enjoying the word. We are getting fat. Amen? And there are a lot of people dying. Ito lang week na to, yung kaibigan ko na manager ng China Bank nag-text sa akin. Ma'am says, namatay ang nanay ko, ipag-pray mo naman. Paano ko pa pag-pray yung nanay mo? Patay na, it's too late. Namatay na si Brother Danny Francisco, kilala ba ninyo yun? Sometimes we are so selfish, we don't even know in church the one sitting beside us. Sino nakakakilala sa inyo kay Danny Francisco? Siya yung mag-fishball. Kapatid natin, sino na ang nagpunta sa inyo sa kanyang wake to distribute tracts? To share the gospel to the relatives who are going there? Sino sa mga cell leader, sa mga cell member ang nag-volunteer na mag-share ng gospel doon? Meaning to say, wala sa puso natin ang mandate. Amen? Hindi ko sinasabi ito to make us guilty and feel condemned, brothers and sisters. Mahal tayo ng Panginoon, but the kingdom of God must advance. We have to realize that Jesus died for the dying. And because we have Jesus, we have been mandated. Sabihin mo, mandated. Mandated to share the gospel. Before this service is over, I tell you, many, many people are slipping into eternity without Jesus. Nag-agree po kayo sa akin? Maraming mga kabataan ang nagsisuicide. Hindi kilala ang Panginoon. Maraming mga kabataan ang nabubuntis, nagpapa-abort, hindi kilala ang Panginoon. At ang gagawin natin? Mag-enjoy? We have no time for ourselves. There is a world dying outside.
mentality ang mga Kristiyano na ang pagpapahayag ng magandang balita ay para lamang sa mga taong tinatawag na reverend, pastor, apostle, prophet, teacher. Hindi po. The mandate is on each and every one of us. Actually, hindi namin trabaho yun. Our work is to equip you to minister. Yun ang trabaho namin. But that does not exclude us from preaching the gospel and reaching out to people. Amen? I pray that we realize today that we are the change agents of the world. Nung nasa social development ako, sabi ko sa Panginoon, I used to work for the Philippine Business for Social Progress, social worker ako. And as I was organizing people all over the Philippines, mga babae, mga lalaki, mga cooperatives, bago pa nagkaroon ng Boracay, napuntahan ko na yung buong Aklan na yan, Bacolod, Mountain Province, yung mga pinupuntahan ninyo dyan, napuntahan ko yan. Even before, dalaga pa ako noon. Bicol, amen, Bukidnon. Sabi ko sa Panginoon, Lord, nung wala na ako doon sa company na yon, sabi ko, ba't ngayon lang ako nakakilala sa iyo? Na wala palang saysay ang mga ginagawa ko sa social development kung wala si Kristo. There can only be change in the lives of people when Jesus is there. Amen. Yung mga pagtulong natin na mga pera, nasasayang lang yung mga pera na yan kung hindi nila tatanggapin si Kristo. Pero hindi ibig sabihin na hindi kayo tumulong sa mga hindi Kristiyano. Okay lang yon para mapagwagian nyo. Pero kung naging dependent nga sa'yo, tigilan nyo na. Walang mangyayari kung walang Kristo sa puso. Amen? Praise the Lord. Alam nyo mga brothers and sisters, tamang-tama ito at the beginning of the year na maunawaan natin. Kasi hindi naman tayo na-save para sa ating sarili. Amen? Nung Sunday, saya-saya natin, 5775. Na-discover namin ni Pas, sa Malaysia, nanalo yun. Sa Lotto. Sana taga-Malaysia tayo, no? Pero brothers and sisters, seriously, napakahalaga po na sa panahong ito, dapat mag-apoy muli ang ating mga puso para sa mga taong wala sa Panginoon. Otherwise, alam niyo po, walang saysay. Tama, ligtas tayo. Pero hindi natin nagawa yung commission ng ating Panginoon. This is our mandate. Amen? Sabi ng Panginoon, sabi niya, all authority has been given to me. Ibig sabihin, because you have my authority, because you have my glory, because you have everything that I have, therefore, go. Humayo ka. Amen? Itong mandate na ito, it still resonates in the heart of the church today. Hindi natin dapat kalimutan. Kasi when we lose focus of this gospel, of this mandate, alam niyo po, kung mawala yan sa ating punto de vista, kung mawala yan sa ating agenda, alam niyo ang mangyayari sa atin, we will get drunk in our entertainment. Mahihirapan ang mga leadership na i-keep kayo na entertained every day, every service. Wala na kaming gagawin kundi i-keep kayo, i-entertain kayo para kayo lagi nandito. Amen? And if we grow, you will get intoxicated in your growth. Hindi yun ang purpose ng Panginoon kung bakit tayo nandito. Sabi ng Panginoon, there are dying people around you. They are burdened by the weight of sin. They are being plundered by the devil. Amen? Don't close your eyes. Go! Bring them in. Fill them with the Holy Spirit.
Help them find their gifts so that they can minister to other people. We have to make disciples. Not just converts. Ay, napatanggap ko na kay Lord, okay na yan. No way. Once na napukaw ang kanyang spiritual sense, napatanggap mo, pero hindi mo dinisciple, magpapatuloy yan na mag-hunger sa Diyos, hahanapin niya sa iba. E paano kung mapunta siya kay Eli Soriano? Responsibilidad mo ang kaluluwa niya. Amen. Amen? Tahimik kayo, no? Isipin nga ninyo, last year, ilan ang napagwagyan ninyo sa Panginoon? Nakailang kaluluwa kayo? Baka sarili nga ninyo, nahirapan pa kayong dalhin sa church. Huwag naman. Amen po ba? Sabihin mo, I am a change agent of God. I am an ambassador of Christ. Amen? Huwag po nating kalilimutan. Yun po ang mandato. Yun ang utos. Yun ang mando ng Panginoon sa atin. Hindi po yun request. Ay, please, kasi nirescue ko kayo sa kasalanan. Kasi binigyan ko kayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Please naman, abutin nyo naman yung iba. Hindi po. We must go. We have no choice. Amen? Naku, grabe naman. Obligado ako. Hindi ho kayo obligado. You will find out that it is a delight. Amen? Kaya kanina, my God, my joy, my delight. Amen? Alam niyo po, bawat isa sa atin, dapat itong mandate na to, it must burn in our hearts. Dapat isa siyang apoy na hindi to naaampat hanggat hindi natin ginagawa. Sabi nga ni Jeremiah, ang utos mo, Panginoon, it is a fire stuck in my bones. I pray that every one of us will get the fire of the mandate. Amen? It is a must for us. Nasa the mandate must be our life purpose. Amen? Ano yung mandate? Magwagi ng kaluluwa. Mag-disciple ng mga nawawala. Amen? It must resonate in our heart and it must own us. Amen? Alam nyo, dapat i-possess tayo ng mandate na ito. Meaning to say, i-possess tayo ng Panginoon. Kasi our lives are not our own. Sa'yo pa ba yung buhay mo? Hindi na sa'yo ang buhay mo. Unless iniisip mo, kaya sinasabi ni Mick, you have the freedom, but you are free now to serve God. Amen? Amen po. Praise the Lord. I pray that the Holy Spirit will speak to us. It should provoke us to action. Every time we come together here, there must be an activation. There must be a reason and a purpose for the spiritual high that we experience. Amen? Hindi yung high lang tayo, patas na wala na yung high. Tapos babalik na naman tayo sa next week, high na naman tayo. Hindi tayo masyadong high kasi hindi masyadong entertaining ang service. Ang nangyayari, nagkatingin na tayo sa magugustuhan natin kaysa ngayon yung salita ng Diyos na pumapasok sa ating puso. Kaya ginagawa natin, pumipili na tayo kung sino ang tatayo sa harap. Ay, ayoko si ganyan, hindi si entertaining. Nawala ang purpose. Amen po? Okay. So, alam niyo po, dapat kung marami tayong mga nakikita, naririnig na mga tao may mga issues sa buhay sa kapaligiran natin, even mga kamag-anak natin, naaapektuhan pa ba tayo? Ha? Wala ba tayong pakialam? Ngayon lang, madaling araw, nag-earthquake? Padami ang mga kalamidad. Padami ang mga kinukuha ng Diablo sa impyerno. Hindi ba tayo affected? It should affect us. These are the last days. Amen? Alam po nyo ang sabi ni Charles Spurgeon?
If people will go to hell, I place myself between hell and them so that at least I may save some. Hihiga ako doon between hell and the people para they have to step on my body to get to hell. Ano ibig sabihin ni Charles Spurgeon? He has embraced the mandate. The mandate is burning in his heart. The mandate became his life purpose. The mandate is the only reason why he was alive. Amen? Alam niyo po, I praise the Lord. I was in a very, I was in a religion. Na akala ko, yung relihiyon na yon, ang siya lamang relihiyon na makakapagligtas. Kaya kahit hell sa loob niya, dahil yun ang isinaksak sa aking ulo, napaka-faithful ko doon. Until one day, may nangyari sa buhay ko at may ipinadala ang Panginoon na nag-share ng gospel. Amen? I am forever grateful kay Bishop Romy Abellar sa Lord of the Nations. Ipinadala siya sa akin ng Panginoon, isang bahagi, isang yugto ng buhay ko na napakadilim. Amen? I was broken in spirit. I was broken in my soul. I was sorely scared, afraid. I was dying in my body. I don't know where to go. I had no hope. I was alone. May asawa ako, may anak ako, but I feel so alone in the dark. Amen? I was dying. I was going to the Philippine Heart Center. Pero yung time na yon, I cried out to the angry God that my religion taught me. Kahit naggalit na Diyos, naglakas ako ng loob na tumawag sa Kanya. Alam niyo, ang Panginoon, dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, anumang relihiyon ka, anuman ang paniniwala mo, kung ikaw ay umiyak sa Kanya. Alam niyo kung bakit ako umiyak noon? I was looking back on my life. Inassess ko ang buhay ko. Kung mamamatay ako ngayon, ano ang nagawa ko? Zero. Yung purpose ko noon para mabuhay, para sa pamilya ko. Pero nung tinitignan ko, I was not even a blessing to my husband. Si Brother Ton, lagi ko na niyang inaaway yan. Si Chris, saka si Mick, pagka nagtuturo, wala akong patience. Sinisigawan ko sila pagka tinuturoan ko sila ng assignment. Parang yung ang motivation ko noon na magtrabaho para matulungan ko ang nanay ko sa kanyang, sa aming poverty dahil 14 kaming magkakapatid, pangalawa ako. Wala rin akong nagawa. My life was useless. Kung mamamatay ako ngayon, walang saysay na buhay. Insignificant. Big failure. Siguro na pagkalibing ko, limot na ako ng tao. Walang kwentang buhay. When Jesus came, He pulled me out from that darkness. He grafted me into Himself. My sorry life story, He made it to be a life of glory. He rewrote my story. That's why when you were singing, "Catch Me Up in Your Story," He changed my story. May istorya ka ng buhay, alam ko. When Jesus pulled me out, I was home. I was home. At ang tanging daynan ng buhay ngayon, para lang sa Kanya.
Na-realize ko yung mga career-career. Kung hindi yan nakasubmit sa Kanya, wala. Amen. Malit na babae, walang pangalan, walang saysay, walang kwenta. Binago ng Panginoon sapagkat sinama niya ako sa kanyang istorya. Today, I challenge you. You can make a difference. The story of Rhema. Do you know the story of Rhema? There was a workplace, Manila Plastics Plant, where the workforce are burdened under the weight of sin. They are dying. They don't even know they are dying. There were surrounding communities in that workplace. The same thing. The people are dying. They are sick. They are plundered by the devil. Ninanakawan sila ng diablo. Ginugulo sila ng kaaway. Winawasak ang kanilang pamilya. Nilalagyan sila ng sakit. But Jesus came to pull them out. That's the story of Rhema. And you are part of that story. Continue to be a part of that story, brother and sister. So what are we going to do? We share the gospel. We evangelize. A church who will act on the gospel will grow. Otherwise, we will just die a natural death. Pwede ba yon sa mga anak ng Diyos na nag-aapoy ng pag-ibig sa Kanya? Unless we say, we adore you, Lord, but it is only a lip service. Who's going to go? Who is going to go? Raise your hand. Yung iba sa atin, kamag-anak pa natin sa buhay, wala pa sa Panginoon. Amen. Ito ang dahilan kung bakit tayo binibigyan ng doble-dobling biyaya, doble-dobling karunungan, doble-dobling pagpapala, doble-dobling pabor ng Panginoon. Not for ourselves. Amen? Hindi para sa ating sarili, kundi mag-overflow. It doesn't mean na maghihirap tayo, hindi. Mag-overflow lahat yan sa ating mga kapitbahay, sa mga aabutin natin. Okay? Gusto kong pabalikin dito ang worship team. Awitin niyo uli yung inawit niyo kanina sa. And then let us all stand up. Amen? Let us just meditate this song. Huwag ninyong pansinin yung mga katabi ninyo. This is your time of visitation. I pray that you will open up your heart to get your own personal specific mandate from the Lord today. Just meditate on this song. There's just one chief and two men's purpose. And one main reason for existence, all men's vain and high ambition, will one day be
treasure you above all others. To love you like we love no other. Your greatness soon will be uncovered, and all the earth will then will then know. For you alone will be exalted in that day. Worthless goals will be exposed as idols that we've made. For you alone will be exalted in that day. You'll be seen as rightful King, and from our hearts we'll say that all is for your glory, and all is for your name, and all is for your glory. In all things you may have the first place. Sing, for all is for your glory. All is for your glory. Sing it to him. All is for your name. All is for your glory. That in all things you may have the first place. That in all things you may have preeminence. So put me anywhere, just put your glory in me, and I'll serve anywhere. Just let me see your beauty. Just put me anywhere, just put your glory in me, and I'll serve anywhere. Just let me see your beauty. Come on. Just put me anywhere, just put your glory in me. Come on. And I'll serve anywhere. Just let me see your beauty. Put me anywhere. Put your glory in me. And I'll serve anywhere. Just let me see your beauty. Oh God. Yes, Lord. Catch me up in your story all my life for your glory. Catch me up in your story all my life for your glory. So catch me up in your story all my life for your glory. Catch me up in your story all my life. My God, my joy. So catch me up in your story all my life for your glory. Catch me up in your story all my life for your glory. Catch me up. Put it in our hearts, Lord. My God, my joy,
glory and your power in me, Lord. And I'll serve anywhere. Let me see your being. So put me anywhere. Come on, church. Say to him today, put your glory in me. Committing themselves to God. Those who are committing themselves to God, to win the lost, I'd like to open the altar for you to come. Hallelujah. Those who are going for the Lord, you can sit on the altar. Pwede kayong dumapa sa altar. Kahit anong gusto nyong gawin sa altar. If you are a cell leader and a minister and a worker, this has to be your mandate. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. If you are in ministry and you are not willing to do the mandate, then you should not be in ministry. Amen? Okay, the altar is still open. I just want to remind you of some, before I pray for you, basic reminders and principles when we go. Pag tayo ay hahayo. Number one, remember that God is always with you. Sabi niya, and lo, I will all be with you always. Amen? Sabi niya, even to the end of this age. The Lord will never leave you nor forsake you. Because He has commanded it. Amen? Number one, gusto ko hong maalala na natin that God never asked us to do anything without Him. Hindi tayo utusan. Ito ay mandate ng Panginoon. Hindi niya tayo utusan sa isang bagay na hindi niya tayo sasamahan. Number one, God does not agree. Hindi kailangan ng Diyos ng dakilang mga tao para gumawa ng dakilang gawa. Ang pagpapahayag ng gospel ay dakilang gawa. God has great task. And He is looking for obedient and humble people to take on the great task. And that great task will make that person great. Walang precondition yung go. Hindi niya sinabi na pumunta ka dahil graduate ka ng Bible school. Hindi. When you go, that is when the Lord and His anointing will kick in. Amen? Sabi po niya doon sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Sinungaling pa ang Diyos? Sabi niya doon sa John 14:16, ano sabi niya doon? And I will pray the Father, and He will give you another helper. Who is that helper? The Holy Spirit will help you. You don't rely on your own ability. Just open your mouth. And that He may abide with you forever. Yung iba, ay, gusto kong sharean si ganito, kaya lang hindi ko pa ipinag-pray. You don't have to. Jesus is praying for you. He is the, naisip ba ninyo, He is even the one praying that you go. Just go. Yung iba sa atin, hindi ko pa naipag-fast. Yung iba, nag-hide tayo dun sa, hindi pa ako nakapag-fast, hindi pa ako nakapag-pray. Nonsense. Amen? That is for your pride. That is for your religious, but that's not what the Lord is. The Lord is waiting for you. You must go. Because they are dying. You don't even know kung mamaya patay na. Amen? Okay, God is, sabihin mo, God is with me.
I should not be afraid. Number two, be bold. Kailangan matapang ka. Sabi sa Proverbs 28 verse 1, the wicked flee when no one pursues. O, wicked ka ba? Tumatakbo, wala namang naghahabol. But the righteous are bold as a lion. Amen. Natatakot akong bagay ng kanilang religious belief. You don't have to. You just tell them the love of God. Amen? Okay, so ano pa? The Lord is with you. God is with you. The Holy Spirit is with you. You have to be bold. You have to act now. Amen. The day of salvation is today. Not tomorrow. Hindi makakapaghintay ang salvation. It's either eternal glory or eternal damnation. Amen? We don't have time for ourselves. There is no tomorrow for us. Kung yung mga magulang mo, gusto mong share ng gospel, puntahan mo na ngayon kung nararamdaman mo, may urging sa heart mo. Amen? Huwag mong i-postpone. Okay? So, the Lord is with you. Be bold. Act now. Be wise. Maging marunong ka. How do we have to be wise? Be led by the Holy Spirit. Be led by the Word of God. Amen? Sabi niya dito sa 2 Corinthians 6:3, ito practical na pointers para sa atin when we go. We give no offense in anything that our ministry may not be blamed. Maraming mga nagsishare ng gospel na nakaka-offend. Inaatake ka agad yung Diyos-Diyosan, huwag po. Inaatake ka agad yung doktrina, huwag po. Kung ano ang pangangailangan ng tao, doon ang entry point mo. Kung kailangan may sakit, ipanalangin sa sakit, and the Holy Spirit and His anointing, the healing anointing will kick in. Amen? So kung ano ang need, doon ka ina-anoint ng Holy Spirit, remember, kasama mo siya lagi. He will give you time to fellowship with the Holy Spirit. Huwag kang mag-ano sa sarili mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Just be sensitive. Amen? Don't be boisterous. Don't be bombastic. Huwag kayong mayabang. Huwag kayong pompous. Huwag kayong proudful, huwag kayong critical, lalo na yung critical spirit. Amen? Love. Tatandaan mo, love covers. Amen? Kasi once na na-offend sila sa'yo, hindi mo na. Wala na. And little things matter. Dala mo ng konting ginatan, it matters. Dala mo ng konting laing. Little things matter. Amen? That is wisdom. Amen? Pang-lima na tayo? Pang-lima? Sana ba tayo? Pang-apat. Pang-apat, be wise, yung pang-apat. Endure. Amen? Endure and, nag-give up na ako. Yung tigas ng ulo? Hindi po. Mag-persevere po tayo. Sabi sa 2 Corinthians 6, 4-10, okay lang ba? Pwede kayong maghapong nakatayo, di ba? Kasi pagkapupunta tayo, ganun lang kayo tatayo ng matagal. But in all things, we commend ourselves as ministers of God. Sabi mo nga, I am a minister of God. In much patience, in tribulations, in needs, in distresses, in strife, in imprisonments, in tumults, in labors, in sleeplessness, in fastings, in purity, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Spirit, by sincere love, by the word of truth, by the power of God, by the armor of righteousness, on the right hand and on the left, by honor and dishonor, by evil report and good report, as deceivers and yet true, as unknown and yet well known, as dying and behold we live, as chastened and yet not killed, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing
and yet possessing all things. Ang sarap i-meditate, no? Pagka nata-challenge yung faith natin at kailangan nating mag-persevere. Diba? Iba po yung nag-i-endure sa nagpe-persevere. Yung nag-i-endure ka, passive ka. Yung nagpe-persevere, ikaw ang nasa assault. Nasa position ka ng offensive. Amen? And number 6, which is very important, you have to receive the baptism of fire. Fire will purify you, your motives. Fire will keep you going. Fire will burn in your heart so that you can endure and persevere. Sabi po sa Matthew 3:11, I indeed, sabi ni John, baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. You cannot go without the Holy Spirit and fire. Otherwise, lalamunin ka ng kaaway. And today, if you have already received that baptism, we will release it from within and be once more ignited and be made ablaze. Okay, alam niyo po, ang baptism na salita, in ancient times, it is a commercial term. Commercial term po yung word na baptism, kung saan yung mga damit ay inilulubog nila sa dye. Okay? So, pagka nailubog yun, sa anong tawag natin doon? Dye? Tina. Inilulubog nila sa tina. Yung cloth o yung tela na inilubog nila sa tina, paglabas will smell the same as the tina. At nagkakaroon yung characteristic niya, yung kulay niya magiging katulad ng tina. So ngayon, sabi ng Panginoon, I will never leave you. Pagka yung naitinaan mo na yung damit, maaalis pa ba yung tina doon? It will stay forever. Ganun ang Holy Spirit. Hindi kanya iiwanan. Para siyang tina na nakaday sa'yo. And today, as we receive the baptism of the Holy Spirit, let us imagine Jesus. Close your eyes. Let us imagine the Lord Jesus Christ standing on a river of liquid fire. He is standing in a river of liquid fire. And as I release the word, Jesus, who is the baptizer in the Holy Spirit, pwede po bang you stand closer and closer, closer kayo sa isa't isa? Sige po, closer sa isa't isa. Yung mga nasa worship team na gustong sumama doon sa ibaba, closer kayo sa isa't isa. Closer, closer. Yung mga nandyan sa likod, don't you want the Holy Spirit to baptize you? Come on! Come! Tumayo kayo very close to one another. Out of this sanctuary on fire. Every one of you. You will be hot. And because fire has no fellowship with eyes, the fire will dissipate all lukewarmness in your spirit. It will melt all the coldness in your spirit. You will be on fire for God. All the things that need to be purified, all the things that hinder love, will dissipate all the offenses. Amen. All the problems will dissipate today as the Holy Spirit, as God, the Jesus, baptizes you in His liquid fire. Amen. And
you will begin to see that things will change in your life. I prophesy to you today, as you receive the baptism of fire, the impossible will become possible, and the immovable becomes movable, the unchangeable becomes changeable. Amen. The Holy Spirit will descend upon you. Listen to me. Listen to me. Listen to me. Listen to me. Yung baptism sa pinaalala ng Holy Spirit sa akin. Doon sa upper room, when the Holy Spirit came as tongues of fire and rested on the 120 believers, those fires, those tongues, the tongues of heaven touching the tongues on earth will enable you to preach the gospel. And those tongues of fire, they have names on it. And the fire that you get, the tongue you get, you have your name on it. Own it today. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Woo.